ako na nga ito. Tapos may sugar mami ka pa. Baon. Nakakayangan naman baon. Ibinibidyo mo pa. Tinawagan ni Bea Alonso, si Vice Ganda. Oh, ako. Niiyak si Bea. Hindi na raw nagpakita si Dom. Ate Lolit Solis, bakit hindi mo tinatantanan hanggang ngayon si Bea Alonso? Kung may protection dapat po ba, may condom yun. Ganun. Legal na protection yun. Ha? Oh. Legal! Hello mga ka-apik, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lol! Ito po si Jackie Brennan! Ito po si Tita Jess! Ito po si Pampa Odio, ang lang inyong ilihil sa amin! Ay! Ichigo na! Bago pa mapuraan, ipapakita na po namin sa inyo ito, ha? Oo, kasi nga parang hindi ko alam kung sinadya o hindi sinadya na ma-post ni Baron Geisler yung away nila ng jowa niya. Sana po? Sana po? Ganun, nagawa ng guard? Kaya mo guard? Pa-rescue kasi mo sugar mommy? Oh my God. Namay mo. Namay bumbo, mga bumbo na mo, bumbo siya guys. Sinig manipulate pa more, mga bumbo na mo, kukunin mo. Oh my God. What is this? Sinong kailangan ni rehab? Oo, si Jemmy at ang pangalan Jemmy. Oo, di ba si, ito nga yung kaya, no? Yung nasa kama si Baron. Okay. Tapos parang tumatalak yung misis niya. At ang sabi ng misis niya, ano, gusto mo magpasak lolo? Tawagan mo yung sugar mommy mo. Ay? Sabi yung ganun. Okay. O gusto mo magpaano? Magpaano sa guardia? Security guard, mga ganun-ganun. Tapos, edi sa buisit, napahatching nga. Napahatching siya. Ayun. Okay, na-hatching. Nakakaloka. So, sa buisit, sa... Ito yung makakawal na gano'n. Teka. Kanina ko mapinipigil na hindi ko pala. Hindi na kinaya. Yung sa buisit nga nung ano, na thesis, isinaboy kay ano, kay Baron yung parang tubig o may binatubig. Kaya nakita sa bikini ba, parang basang-basa siya. Tapos kumalat din sa kama. Sa kama. At ayun nga, yun, sabi ni Baron eh, sino ba kailangan ng rehab? Or sino ba ang kailangan magpa-rehab? So parang yung sinasabi ni Baron na hindi ako ang dapat magpa-rehab ito. Parang ganun. Eh, nay, bakit kaya nag-ahoy sila? Eh, di ba, ano, nagbalik sa loob na sa Panginoon si Baron, tapos parang hindi naman na siya umiinom. Ano kayo nagawain nila ngayon? Hindi naman totoo yun. Ha? Hindi ba? Hindi ba? Hindi naman totoo yun. Talaga ba? Hindi, ako ha, feeling ko na kung kinalawa si Baron na, eh, hindi. Hindi pa rin makakati si Baron. Iinom at iinom pa rin yan. Talaga ba? Ay, so, oo, dahil... Yung mga pictures pa nga sa video na nasa gym, di ba? Yung mga oo nga, pero syempre hindi mo talaga maiwasan yun. Kahit nag-withdrawal ka na nun, hindi pa din. Kasi may one time, meron na balitaan ako na uminom pa rin si Baron daw. Sabi ko, ha? Nagbalik loob na sa Panginoon si Baron na. Bakit umiinom pa rin siya? Ganun kataas? Oo! Yun. So, sana wala rin namang droge. Ay, walang meron ba yun? Hindi, sana walang maganon. Ah, kala pa meron eh. Oo, eh pagka ganyan, napag-Diyos ko, akala ko nga eh, completely healed at completely reformed na. Full reformed na si Baron. Kala ko pa naman yung ano video pinakita. Kala ko, scandal eh. Kasi nakikita yung legs ni Baron. Nag-away pala. Correct. Ako naman feeling, siyempre, pangit naman yung parang tayong marites dito na na naghihinuhinuha tayo kung ano yung naging cause ng kanilang away, di ba? Pero hayaan mong sila magpaliwanag niyan. Hindi naman din natin alam. Baka nga, yung babae naman, meron din gustong sabihin na nabubuisit na siya, nakukonsumi na siya kay Baron.
Nakala siguro niya, eh, talagang nagbago na si Baron, eh, hindi pa pala. Eh, kaso may binarinig na, no? Sugar Mommy. Ayun nga, Sugar Mommy. Oo nga, yung Sugar Mommy na yon, baka rin naman na natunugan or na bukelya ni Mrs. Mm-hmm. Na sandali, bakit ako na nga ito? Tapos may Sugar Mommy ka pa, Baron. Ano ba yan? Sabi ng ganun. Pero kaya dapat yung away nila, hindi na dapat nila binibidyo. Ay, base ba yan sa experience mo, Mena? Yes, ma'am. Binidyo nyo. Alam ko, binidyo nyo yung nag-ano kayo eh. Ayan na. Yun ang skandal. Na nakakabihan. Ayan. Diba? Alam mo, may point ka naman doon, Brenna. Oo. Tapap ay hindi na ito. Ikinover po, hindi na tinidyo ni Baron at ipinos. Mm. Oo, kasi merong siguro gustong patunayan si Baron na akala nyo ako lagi may kasalanan, ha? Ah. Ito nga, this time siyang may kasalanan, something like that. Pero usapin pa rin yan ng issue ng mga mag-asawa. Yes. So mahirap pa din. Pribado. Oo. Pero nakakabad ba nung si Baron? Parang nakakabad kasi. Naila ka. Tulay. Ang puti ng video. Pero Dax na sa bahay. Parang Marikino. Ako parang Marikino. Pero chika sa akin, hindi naman masyado. Hindi naman masyado. Talaga? Ano ba yan? Ayun, nakita mo dyan. Ha? Sabi na. Huwag ka na gumagawa. Diyos ko, ano ba yan? O basta, dapat sana ay maayos na yan. Hmm. At nga nakakayangan naman ba na binibidyo mo pa? Dapat hindi na. Pag-usapan nyo na lamang. Kayo naman ang may problema. Huwag na tayong humingi pa ng opinion sa ibang tao. Kasi ma-judge pa tayo ng bonggang-bongga. Kahit hindi naman namin alam yung buong kwento. Diba? Kaya, naku, sana eh kayo ay magbati-bati na. Bati-bati? Ha? Paano bati-bati? Yung, ano, reconciliation. Bati-bati eh. Alam mo, ba't ka nandiyan? Ang smalas na. Oo, ay kinikilig ang ngiti. Bakit? Ay, yung kiti niya. Eh, kasi nga. Kasi nga. Umaten sila sa kasal. Si Dom at si Bey umaten sa kasal ng isa nilang friend. Yes. Sa bagay kukawin mo, hindi mo maakin na lang. Oo nga. Sa friend. Umaten sila doon. Kaya siyempre, naman naman, lahat naman magsikiro pag umaatend ng ano, kasal, di ba lagi ang tanong, oh kayo, kailan kayo? Oo nga, parang pressure yun sa part nila. Diba? Kaya susunod. O kailan na nga ba? Peya, Dom, yes. Ang ganda-ganda kasi lang sa picture. Eh, sabi ng iba, parang bride and groom na rin sila. Oo, pero alam mo, hindi. Parang ano eh, parang si Bea, parang di ba, one time, tinawagan ni Bea Alonso, si Vice Ganda. Oo, tapos. Umiiyak si Bea. Oo. Sabi niya, kasi nabigla raw sa kasi siya, nung sinabi ni Dom sa kanya, nag-propose sa kanya. Oo. Tapos nag-no siya. Tapos hindi na raw nagpakita si Dom, kaya hinahanap niya kay Vice. Ah, bakit niya kay Vice hanapin? Eh, kasi magkaibigan si Vice at si Dom. Ah. Sabi ni Vice, hindi naman daw niya nakikita pa si Dom. Ah. O, kaya ang ending, sabi ni Bea kay Vice, oh. It's a prank! So, nabiktima si Mime. Pero paano nga kaya ako mag-propose na si Dom anytime soon? O bakit naman ang hindi? Nasa legal na edad naman na sila. Hindi na sila mga bata. Pero feeling ko rin naman, si Bea may mga kontrata siya na siguro merong clause doon na hindi siya pwede mag-asawa pa. Ah? May mga ganong kontrata? May mga ganong kontrata. Ay, na wala mo na dapat magpapakasal. Mga ganun. Dapat manatiling dalaga, mga ganyan. Kung paano meron din namang mga artista na hindi sumasabak sa politics. I mean, hindi sumasampa sa mga entablado ng mga politiko. Mm-hmm. Kasi dapat sila ay apolitical. Mm-hmm. O walang pinapaligan or non-partisan.
Dahil nasa kontrata din. Oo, dahil nasa kontrata din. Anyway, abangan natin. Kahit naman tayo, kikiligin ano. Oo naman. Propose si Don kay Beo. Oo naman. Bagay na bagay. Sus? Pahiyala na ako niya. Kilig na kilig? Bakit? Eh kasi kuya, naalala ko yung asawa ko, si Junen. Oo. Bakit? Nag-propose din yan sa akin, Tita Jane. Ay! Propose tapos sa lungkot. Ano kaya maganda kayang balita yun? Yung ba yung na-expect mo na mag-propose siya sa'yo? Oo, kuya. O, e bakit ka nalungkot yung nag-propose naman pala? Kami eh, kasi kuya, naudlot nga po. Ano naudlot? Eh, bigla po ako nagising kasi. Kaya, panaginip lang pala, kuya. Maya. So, imagine mo, pareho na kahit gising sila pareho, hindi talaga mangyayari. Meron ka rin naalala, Jex. Ay, oo, no? Nag-propose din sa akin. Wow! Wow! Kaya na nakakaboy siya sa proposal na yan. Bakit? Eh, kasi pinropose sa akin, payment terms. Para ako mababayaran ng utang ko. O, sige, matutuwa ka ba sa ganung proposal? Unang-una, kaya ka binibigyan ng payment terms kasi ngayon hindi ka nagbabayad ng utang. Para mapagaan para sa'yo. Oo, nakakaloka. Kung noon mo pa yung binayaran, eh di hindi kasi nisingil ngayon. Ha? At parang nagalit ka. Ikaw ulit ko. Ikaw ulit ko. Paano mo nalaman ako yun? Sa signatory, no? Ito talaga ayaw tempanan si Ibea. Ha? Sino naman? Oo, kaya ang tanong nila, Ate Lolitson, bakit hindi mo tinatantanan hanggang ngayon si Bea Alonso? Ay, bakit nga? Anong gana? Ngayon nga, dahil laging laman ng kanyang Instagram post si Bea Alonso. Oh. Nako narito, Loy, eh, parang medyo na-offend si Ate Loli. Mm-hmm. Kung bakit tinanggal siya sa listahan ng mga inimbitang taga-media. Okay. Doon sa launch ng brand na ini-endorse ni Bea. Nakarating kay Ate Lolit na tinanggal yung pangalan niya. Eh, ang dating kay Ate Lolit, parang si Bea ang may desisyon na alisin siya. Ha? Totoo ba yun? Kaya itong huling post ni Ate Lolit, ano nakalagay? Basa. Ay, ito na yung nasusulat! Totoo yung sinabi ni Chrissy, sabi. Talaga naman sa edad na 34, alagang-alaga ni Bea Alonso ang kanyang mukha at katawan. Kaya nga hindi mapansin gaano ang mga peleges at laylay sa braso dahil ingat na ingat siya. At sa dami ng mga products na inilalagay para maalis ang wrinkles sa mukha, dapat na talaga magmukhang bata siya kahit nga malapit na maging senior star. Imagine mo naman na si Alden Richard ang partner niya sa mga ginagawa niyang trabaho. Dapat talaga huwag siyang magmukhang Tita Bea ni Alden, no? Saka umusay naman ang glamping ni Bea. Na imagine mo, 2 oras late sa presscon niya dahil siguro nga talagang pinaghirapan mabuti na ayusin ang glamping mula face hanggang legs. Todo makeup talaga. Alagaan talaga ni Bea Alonso ang face at katawan. Yan ang investment niya. Para may power siya na mag-cancel ng invited guests sa launching ng product na endorse niya na sana ay binili sa market ng mga followers niya para naman kumita sana ang business na kumuhang model sa kanya. Bea Alonso is Bea Alonso. Bongga, bongga, di ba? Oh, di ba, Nike? Puno-puno ng asim, parang sinigang. Kung kilala ko ng malaliman si Ate Lolit, ganun talaga siya. Feeling ko talaga na-offend si Ate Lolit nung tinanggal ang pangalan niya sa press list. Pero bakit nga na si Bea ang binabalikan niya? Si Bea ba talaga yung nagpaalis sa kanya? Hindi natin alam, pero siguro kay Ate Lolit, malaki yung kinalaman ni Bea Alonso kung bakit nawala ang pangalan niya. Dahil si Ate Lolit kasi, kung kilala ko siya, happy yan pag ini-invite sa press ko. Baka hindi naman natin alam, baka may mga nakaraan pang issue. Eh kasi parang si Shirley Kwan, na manager ni Bea, si Bea, yung parang itinuturo dito na nag-scratch ng pangalan niya. Kaya yan, ayaw talagang tantana ni Ate Lolit si Bea. So kuya, anong dapat gawin ni Bea? Pwede palitan ka dyan. Ha? Kaya naman siya, Bea.
Dea. 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 Ganun ba na ito? Ano, may power talaga ang celebrity mag-scratch off ng ano? Meron. Oh. Meron. Kasi kahit ako dati kay Liza, aprubahan ko muna kung sino yung mga invited niya. Tapos pag yun may nakikita ko nun, ay, pinira nito si Liza nun. Huwag yan. Kasi kesa tirahin pa niya lalo, huwag na natin imbitahan. Parang kumbaga parang kesa maano pa, kumbaga face-to-face na. Oo, baka naman mapahiya pa yung alaga ko eh. Pahiyain niya pag tinanong niya yun on the spot niya, tapos pinahiya niya sa harap ng maraming tao. Huwag na. Hindi ko napahihin tulog. So, kaya ay alam din naman ni Ate Lolit, hindi, kahit si Ate Lolit nag-scratch din ang pangalan eh. Huwag yan. Hindi atin yan. Oo, alaban natin yan. Kaya alam na alam ni Ate Lolit. Na baka sila yung nag-pump-scratch sa kanya. Oo, kaya anyway, sana matapos na yung issue na yun. And feeling ko kapag nilapitan ni Bea si Ate Lolit, in-approach siya or tinawagan niya, mawawala na yung galit niyan. At malalove siya ni Ate Lolit. Oh. Lovable naman si Ate Lolit. Oo. Na ano lang talaga siya, na sa edad niyang yan, nai-scratch pa yung pangalan. Parang insulto nga naman. Oo nga, no. O anyway, eh pero syempre, karapatan din naman ng brand kung siniimbitahan nila. O syempre, kailangan during the press con, walang parang ano, parang awkwardness, walang ano, di ba? Pangit pa kasi dyan, te, bakit pa i-chinismis kay Manay Lolit na tinanggal yung pangalan niya? Sino ba nag-chismis kay Manay Lolit? Yun ang dapat natin malaman. Sino nga bang nagsabi pa? Lalo tuloy lumala ang kulot. Baka yung may-ari, kuya? Alam nyo, hindi lang kayo talaga na-invite. Talagang ano, no? Pinugulo nyo lalo. Feeling ko, next na po si Manay Lolit, tumbol sa kanilang dalawa na. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ito po kung naibigay po ang aming episode ngayon. Huwag niyo po kalimutang mag-comment nyo. I-click nyo po yung like button at huwag po kalimutang i-click ang notification bell. So, i-click nyo kayo unang-unang mananotify na meron kaming latest update. Yes! At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes! Sana mo mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mama Loy! M-A-M-A-L-O-I. At nakapost po dyan ngayon kung ano nangyari sa amin sa Bohol. Grabe, no? Ang lakas ng ulan, nai. Pero, ito yung... Sasabihin, kaya magpapanood sa channel mo. Grabe talaga, ang lakas ng ulan. At ang aming YouTube channel naman po, Ate Mrena po, M-R-E-N-N. Pag-subscribe po. Yes! At syempre, ito naman po yung... Ay, wait! At syempre, Tito Jack's channel. Bago po ako vlog dyan. At gusto ko lang pong pasalamatan ng iconic sa aking bagong color. Wow! At si Martina, sa aming pagpagandang biglaan. Yes, Martina! Yes, Martina Sabusa for our hair and makeup today. Oh, walang makeup yan. Loy ko may makeup ko. Yes! Zelensky! Yes! Zelensky! Tsaka Premier Drip yung kami ni Loy. Yes! Para sa inyong blowing skin. Immune system na ano, booster ito, itong Premier Drip, at syempre, carbon laser, saka beauty glow. Yan ang ano eh, yan ang kumakat niyang mga pangang yan eh. Diba? Saka syempre yung yan nga, yung nag-aisan, Martina! Pag-ibig ka ba natin si Martina? Pwede ba, Nay? Tama na. Hindi naman nakikita na kamas! Ay, huwag niyo pang kalilimutan ha. Ipanayan po ngayon, araw na ito, si Mariel Rodriguez. Wow! Ang nakakalokang na interview ko sa kanya. O panoorin niya ito. Ito ba yung balita na kaya ka nagla-live selling para makatulong kay Robin? I feel yes. Sa umaga, nagbiberta ako ng laman. Sa gabi, nagbiberta ako ng balat. Parang yata lumaki si Maria. Siyempre may pakialam ako kasi tao ako. Masakit. Ulit at tawagan ko si Tito Boy. Tito Boy, laos na ba ako?
yung bunso ko, akala niya kutsun ako. Papalitan ka ni Robin kasi mataba ka. Nandidiri na sila sa akin, ikakahiya na nila ako, di ba ganun sila? Sa ginagawa ni Robin ng pagtulong sa ibang tao, madalas, minsan ba naawat mo siya na uwi? Baka tayo naman maubusan. Aminin natin ang mag-asawa, pero ang pinag-aawayan talaga. Pues never naman ako nanalo eh. Siyempre pa, ito po ulit ang inyong lingkod, Papa Oz and ODD, at wala niyo susabi, at napapaalala sa inyo na, sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag naman po tayo makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon! Dahil tayo ganyang gigising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay, sabay-sabi! Every gising is a blessing! Ano po nga ba ang lagi niyong inihilig sa amin? Ay! Isika mo na! Magiging senador? Number 21! Sa Balota! Senador! Yes! Oh my God! Ito na yun! Ano ko, kami po ang tinatawag na children! Yes! Senador Attorney Chel Jotno! Yes! Ano po pakiramdam na napapaligiran po kayo ng mga bakla? Okay na okay lang yan. Alam niyo ba kung bakit ako naghahanap ng toothbrush? Akala ko naghahanap ng bakla. Ano, bakit po? Kasi kailangan yung batas natin ay may ngipin. Ay! Kaya lang po, eh paano po kung malinis ang ngipin pero mabaho ang hininga? Makakakuha pa po pahuba ng ano, justisya. Kailangan din may kagal ng justisya, di ba? Oo, oh, tama. Oo. Tama. Do you have any one, bro? Yes, Nay. Oh? Si Direk. Pepe Jokno! Oo. Naka-work mo na ba siya, Nay? Hindi pa, pero lalo ko siya nababasa. At saka niyan, kilalang director talaga. Award-winning! O, di ba mga commercials din ang ginagawa ng anak nyo? Yes, commercials at films. O, dahil pati yung commercial ni Attorney Chel, yung kanyang ad. Oh, si Pepe Jokno. O, Pepe Jokno. Si Direk Pepe. Oh, oh. Bakit po, ano, lalaki yung anak niya, pero ang pangalan, Pepe. Kapangalan niya yung father ko. Oh, so hindi pa rin ako. Ano ba yan? Pero gusto ko lang balikan kanina na sinabi mo, hindi po ba anong naramdaman nyo na papaligiran kayo ng mga bakla? Attorney, babae po ito ha, hindi lang ala. Sariwa pa. Ayan, ako nakakaloka. And speaking of mga bading, yes! Kayo ba, kung kayo ay maluluklok bilang senador, meron ba kayong plano para sa LGBTQ? Oh, yeah, of course. Dapat i-push natin yung SOGI bill. Dapat maging batas na yan. Matagal na yan nakasalang sa ating kongreso. At parang ayaw ng mga dating kongreso na ipasaya. Yung same-sex marriage. We have to reach that also. Pero tingin ko, one step at a time yan. Civil union muna. Civil union. At least nagsasama pa rin dito. Yes. Okay. Pero syempre, yung iba talaga, yung mga moralista, mga konserbatibo, yes. Tututulan yan. Pero mapag-uusapan naman yan, di ba, Atty. Oo naman. Oo. Dapat ang relasyon ay may protection, whether it's of the different sex or same sex. So kung may protection, dapat po ba may condom yun? Legal na protection. Ha? Legal protection doon. Ha? 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 Ha
maging safe. Yung protection. Pero nakakatuwa si Atty. Shell. Kasi, bakit naging abogado kaya parang hindi kayo umaman sa pag-abogado? Eh, iba naman ang makikita kong layunin ng isang abogado. Kailangan na magkaroon ng boses naman. Yung mga walang boses dito sa atin dito. So, ano po kayo? Parang puro lahat libre, pro bono? Ganito? Hindi naman lahat. Siyempre, kailangan din tayo kumita. Mm-hmm. Meron na mga paying cases. Pero marami sa mga hawak ko yung mga pro. Kaya na free legal assistance ko. Di ba yung iba, ayaw nila ng mga free? Kasi daw sabi nila, naku, nag-aral ako ng abogasiya, tapos ililibre ko lang. And si Attorney Chell, parang iba. Parang ano po ba kayo para sa naaapi talaga? So pag naaapi, hindi nyo na po sinisingil. Meron kaming mga criteria dyan. Basta't yung naging biktima ka ng injustisya, at wala kang pambayad sa abogado, dapat meron pa rin dapat tutulong para makamit mo naman ang justice sa atin. At yun ay isang namana ko sa father ko. O yung father niya, si Senador, no? Jose Jok, no? Yes. Oo. Di ba pag nag-usap na po kami ni nanay na nakakamiss yung mga dating mga senador, yung patawag naman sabi ng mga dito statesmen, o, di ba? Yan yung mga karanggo, di ba? Jok, no? Salonga, Sanis, at Tanyaga. Kayo po ba na nulungkot dahil wala nang mga ganun? Yes, alam niyo, nung bata ko, nakakapunta pa kami ng Senado noon eh. Huh? Iba talagang mag-debate sila noon. Oh. Talagang yung sabihin natin na alam na alam nila yung batas, alam na alam nila yung mga polisiya, yung mga issue. Mm-hmm. At walang bulahan nung time na yun. Talagang kailangan, seryoso ka sa trabaho. Mm-hmm. Eh kayo po, pag naupo po kayo, ano po yung una niyong batas na ipapasa? Gusto ko magkaroon tayo ng libreng serbisyong legal sa bawat barrio. Kasi yung last year, nagtayo ako ng free legal help desk sa aking FB page. Kapo? Nabigla kami. 20,000 plus ang more or less ang pumasok na mga katulong legal. Sa FB page namin, sa loob ng mga 7 buwan. Oh. At ang mga tanong, mga simple lang. Halimbawa, may wrong spelling sa birth certificate. Paano ba i-correct yan? Mm-hmm. Kasi hindi ko makakakuha ng passport kung mali yung sa birth certificate. Apo. At doon ko nakita na talagang kulang, walang access ang ordinaryong Pilipino sa mga sagot sa mga kanilang katanungan nila. Mm-hmm. Yan dapat mangyari ay matulungan natin ng lahat. Okay. Dahil itong mga bagay, kahit sabihin natin simple lang, nakaka-apekto sa pamumuhay natin yan. Mm-hmm. Uy, maganda yung ano ni ano, ha? Oo. Panuhala, parang doctors to the barrio. Yes. Parang lawyers to the barrio. Lawyers to the barrio. Para lahat may mapagtatanungan, di ba? Mm-hmm. Okay. So, maiba naman tayo, bakit po pinili yung kulay sa inyong pagkandidato ay mint green? Kasi chill lang yun eh, di ba? Cool yes. Siya. Tsaka cool. May maganda yung meaning daw ng teal eh. Mm-hmm. It represents knowledge, it represents balance, yes. It represents ibang sabihin natin inclusiveness for everyone. Pero ano po ha, madalas ka namin makasama sa rally, di ba? Mm-hmm. Tapos laging yan ang suot ninyo. Curious lang po ako, ilang pares po meron po? Kasi mga pito. Pito, ulit-ulit, no? At isa man. Ikot-ikot. At isa pinalalaban naman niya. At saka pito, Diyos ko, parang isa sa isang araw yun, di ba? Sa isang linggo. Oh. Tsaka yung kulay na yan, di ba? Kulay ice. Di ba? Parang yellow. Parang cool, very cool talaga. So ano po ang may papangako nyo kapag kayo po ay naluklok bilang senador? Ay, yung papasa natin batas ay puro yung mga makatao at makataruan. Mm-hmm. Dahil kung minsan nadedehado tayo sa mismong batas na napapasa ng Kongreso. Mm-hmm. Dapat na baligtad yun. Mm-hmm. The law should serve the people. Ayan. The law should serve the people. Yeah. Ano sa Tagalog ng bayan, ha? Ay, hindi ko nga alam. Ano nga ba? Si Jess baka alam. The law should serve the people. Ano sa Tagalog ng Jess? Ano kung madamay-damay dyan? Kaya kung nandito lang. Nakakaloko itong dalawang tindera mo, Nay. Oo nga, ewan ko. Pasensya na po kayo, Tony Chell. Parang nag-makeup lang pero wala namang.
Wala namang ambag. Anyway, Attorney Chell, maraming salamat po. Yes! At alam ko naman ang inyong mga children na inakikinig sa inyo. Yes! Napapanood kayo. Uh-huh. And I'm sure, bibigyan nila kayo ng chance para mag... alam niyo yun, mag-shine sa Senado. Yes! Tapos makapwesto, di ba? Bibigyan po nila kayo ng pagkakataon, gaya ng batas, to serve the people, di ba? Yeah. Ano ba naman yung serve naman yung Senado? Oo! Ito, dalawang beses nang tumakbo siya, ano, huwag na nating sayangin. Yes, totoo. Oo, di ba? Yan naman naka-ano nga po. Oo, di ba? Diba? Yes! Anyway, maraming salamat, Attorney Chell! Yes! Number 21 po siya. Huwag niyo kalimutan. Love you, Attorney Chell. Yes. Oh, sikat na sikat sa mga bata. Yes, totoo na. Kapag nakapunta kayo sa Senado, magiging celebrity senator kayo. Oh. Sa sobrang sikat niyo. Senador ni Chell. Yes. Diba? Paano na nasabi niyo? Wala na kayo masabi, no? Oo. Oh, wala kayong entry sa Chell. Oh, wala. Wala kayo maisip. Ay, wala na lang. Ay, sige, Atoy. Ito nga, o. Oh, ano. May tanong ka ba sa kanila, Atoy? Yes. Saan ako natutulog pag may sorting? Saan daw siya natutulog pag may rally? Pag may mga rally. Yung ganun-ganun sa mga probinsya. O, saan? Saan po? Sa hotel. Sabi! Saan sumasakay si Attorney pag pauwi na siya ng hotel? Saan? Hindi sa kotse! Ngayon, ako ba yun? Ako nakaka-entry. Oo nga! Kuya, anong meron si Senador na meron din ang lahat ng Pilipino? Ano? Hirap yan. Gadget yan, kuya, gadget. Ano? Ano? Gadget cellphone. Okay, pagdating niya sa hotel, saan siya dumidiretso? Saan? Sa chillivator. Akala ko pa rin sa'yo. Akala ko po saan siya umiihir. Saan? Chill on. Ako wala nang maiisip si Zen! Zen! Banggit Zen! Ubus na. Sa dami ng banggit namin ng Chell dito. I'm sure hindi na nila makakalimutan yan. Yes, at saka kung meron kayong alam na word na may Chell, i-comment nyo na yes. Para maalaman namin, di ba? Lalo na yung mga Chell. Lalo na yung mga Chell. Thank you. Use Chell in a word. Yan ang ating comment na abangan. Yes. Thank you, ha. Thank you. Ang number 21 sa balota sa pagkasenador. Yes. Attorney Chell Jokno. Yes! Yes! Hindi dyan. Chell to. Chell to dapat. Hindi doon. Chell to. Dyan.